everything. Gutom na naman kayo, tara kakain na tayo. Ayan, meron tayo ngayong pizza. Ayan, 5 pirasong pizza. Iba-iba siya. Ayan, 5 yan, guys. Mamaya na natin papakita kung ano yung mga flavor niya. Iba-iba yan. Mini lang tong mga pizza natin. Dahil gusto kong matikman lahat ng flavors, kaya maliliit lang. So, ayan. Guys, ayan, sandok na kayo. Kain na tayo. Excited ako kasi first time ko lang itong magagawa. Yung ako lang kakain ng 5 pizza. Though maliit lang siya, pero okay na rin. Ito talagang pangarap ko talaga noon eh. Matikman yung mga maraming pizza, iba-ibang flavor. So, ayan. Ano kayong uunahin natin? Pero bago ang lahat, binabati ko po ang lahat ng mga sumusuporta sa amin ni Ma'am She Babes. Sa mga nagtatanong, mama ko po si Ma'am She Babes. Binabati ko po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. Pati po ang RL Vlogs, pati po si Kat Plumly. Ayan, i-subscribe nyo po siya. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box below. Ayan, umpisa tayo. Kain na tayo, guys. Ano kayang unahin natin? Ito na lang. Dahil may Hawaiian naman, alam nyo na yung lasa niyan. Ang titikman ko ay black pepper beef. Ito siya, guys. Yan, excited na ako. Hindi maganda mayaw eh. Yan, akin lang yan. Solong-solo ko yan. Siyempre, may ketchup tayo. Titikman muna natin isa-isa. Titikman mo lang natin. Ganyan lang siya kalaki. 60 NT. May init-init pang sarap. May mais siya. Tas beef. Lasang-lasang beef. Beef na may mais. At ito pala, habang kumakain tayo, kukwento ko sa inyo yung a day in the life ko dito sa Taiwan. Yung mga natural lang na araw para may pagkwentuhan tayo. Sunod na, ma'am, Seafood Supreme. Itong Seafood Supreme. Yan siya, guys. Ito namang Seafood Supreme. Kukwento ko lang yung araw-araw na ginagawa ko. So, ayan. Habang kinakain ko to, kukwentuhan ko kayo. So, bale, di ba nga, ano kami dito, production operator kami dito, yun ang trabaho namin ni everything. Magkaiba kaming department. Ako, ang ginagawa ko, nagma-microscope ako. Ang trabaho ko, inspection. Yan sa mga nagtatanong. Siya naman naghahanap, naghahawak ng machine. Sarap. Ito namang next natin titikman. Isa-isa muna natin titikman bago yung kung ano-ano para matikman natin siya lahat. Ito yung Thai style shrimp and pineapple. Yan siya, guys. Mamaya ilalagay na natin to. Tatanggalin natin siya sa box para makita niyo. Ay, masarap. So, matutulog ako ng mga bandang 12 ng tanghali. Kasi panggabi nga po ako. 4 years na akong panggabi. Siya, palitan siya every 3 months. Panggabi, pang umaga ako. 4 years straight panggabi. Tulog ako mga 10:30 yan. Pinakamaaga. Tapos, pinakalate ay 12. Para siyang lasong takoyaki kasi may flavor din silang takoyaki.
Kasing lasa din niya, kasi nga, di ba, ang takoyaki may pusit, di ba? Tanggalin natin siya sa box. Yan, guys, tinanggal ko na siya sa mga box niya. Next naman itong tuna flavor. Ayan siya, guys. Yan ang ating tuna flavor. So, yun na nga, matutulog ako ng 12 ng tanghali. Gigising ako ng, mag-a-alarm ako ng 5 o'clock, ng 5:10, ng 5:15. Tatayo ako ng 5:15. Yun, maliligo na ako. Mas ako lang ba yung... Parang tuna. With pineapple. Ako lang ba yung naliligo ng... Naliligo tapos natatapos ng ganung oras ulit? Kasi lagi ako naliligo 5:15. Natatapos ako lagi ng 5:40. Sarap. May drinks din tayo. Lagi-lagi yun. Kung may sumobra man, or kung magtagal man ako, mga minuto lang ang pagitan, mga 5:41, natatapos ako ng ganun pa ulit-ulit, araw-araw. Galing. Kasi siguro dahil pa ulit-ulit lang din yung routine ko sa pagliligo. Ito naman ang huli natin, Hawaiian, kasi alam nyo naman ang lasa ng Hawaiian. Pero ang Hawaiian dito, may mais. Yum. Tapos natawag ako kay everything, kasi nga, pang umaga siya, siya break time niya noon. Hinihintay niya na ako. Kaya inaagahan ko para makakapasok ako ng maaga. Makakain kami dalawa ng sabay. Tikman na natin itong pineapple. Kaya wala si everything. Gusto niya matikman yung mga pizza eh. Pinatikim ko sa kanya yung takoyaki. Ito namang beef ulit. Tapos aalis ako ng mga 6 o'clock. Kasi ang pasok namin dito 7:20. 12 hours. 7:20 to 7:20. Babiyahe ako, mag-i-bike ako ng mga 15 minutes, ganyan. Tapos kakain na kami dun. Minsan hindi ako nakakain pagpasok kasi ayokong mabusog. Kasi madalas inaantok ako pag kumakain ako, pag papasok. Kaya minsan siya lang kumakain. Tapos magtatrabaho na ako, mag-i-inspect. May hipon siya maliit. Minsan ang ginagawa ko doon, magnifying. Alam niyo po yung magnifying na may ilaw? Yung malaki talagang magnifying. Yun, nag-naked eye ako doon. Para tingnan yung mga makikita kong NG, ganyan. Tapos pag 9:30, break time na yan. Matutulog ako. Yung tatlong upuan, pagsasama-samahin ko yun. Tapos hihiga ako dun. Pwede naman matulog sa amin sa loob ng production namin kasi ang layo ng binababaan para magtanggal pa ng bunny suit kasi clean room kami. Tanggal bunny suit, booties, kaya hindi na ako nababa. Alasan niya yung takoyaki. Mm.
Mahilig niyo sa mais. Pizza nilalagyan ng mais. Tuna naman. Tapos, ang break time namin hanggang 9:30, hanggang 10 o'clock. Tulog ako. Inspect ulit. Sarap. Refreshing. Pagdating naman ng 11:30, break time, nakakain ako, ayan. Sa mga nagtatanong ba't hindi ako nataba ng husto, tumataba po ako pero hindi ganun kataba. Kasi pag 11:30 break time, hindi ako kumakain ng kanin. Minsan, konti lang ganun. May nagagawa sa labas. Tapos after ng break time 11:30, papasok na kami ulit ng mga 12:30. Isang oras ang break time, pero hindi talaga isang oras ang break time. 45 minutes lang ang break time talaga. Mga over break lang. Okay lang basta output ka, kahit over break ka, basta umoutput ka. Kung dayari ka sa limpan. Limpan ay leader tawag. Natin ulit ng ketchup. Tapos break time ulit namin ng 2:30. Tutulog ako ulit niyan. 2:30 hanggang 3 o'clock ng madaling araw. Tulog ulit. Yung tatlong upuan ulit. Pag didikitin ko, tas higa ako doon. Sa ilalim ng table, doon ako para yung ilaw hindi masyadong maliwanag. Hawayan ang the best, pati itong seafood. Thai seafood. Sarap ng pinya. Beef tayo ulit. Tapos, may break time pa ulit yun na isa. 5 o'clock. Pero hindi kami nakakapag-break time kasi ang dami pa namin gawa. Automatic na yun, hindi kami nagbe-break time lahat. Hindi kami nagbe-break time pero matatapos kami ng 6:30. 6:30 hanggang 7:20 o kaya pag maaga-aga, 6 o'clock hanggang 7:20, ayan, break time na namin yun. Hindi na kami babalik ng production. Natapos na namin lahat ng gawa namin. Kakain, tapos doon sa kantin namin, maraming Pinoy food doon. Talagang Filipino food talaga lahat ng ano namin, ng almusal. Meron din sa isa pang kantin, puro sa ano naman yun, sa Taiwan naman yun. Taiwan na pagkain naman yun. Yun, napapakain ako doon minsan. Gutom na gutom kasi hindi nga ako makain ng 11:30. Tapos yan, iintayin ko na si everything noon. Papasok na siya. Pakakainin ko siya. Minsan, nagsaswipe lang ako para sa kanya. Spaghetti, ganyan. Ganun lang. Paulit-ulit yun. Sa 4 years ko dito, paulit-ulit ko siyang ginagawa. Buti nga ngayon eh. Nandito si everything. Nakadating siya sa Taiwan. Kung hindi, sobrang lungkot nun, diba? Pero dito, ang mga Pinoy, kadalasan, hindi na mamayat. Madalas na nanaba kasi nga, maraming mga Filipino food na dito. Hindi mo na mamimiss yung mga pagkain Pinoy kasi nga, kaliwat kanan, maraming Pinoy food. Kasi pati yung mga asawa ng mga Chekwa, mga Taiwanese, asawang, may mga asawang Pinoy, ang business madalas ay pagkain Pinoy. Kaya pag nagutom ka, marami kang mabibilhan. Nananawa na kami sa mga baboy-baboy, adobo, ganyan. Mas pinipili na ngayon yung mga sardinas,
Itong lahat ng tira. Pag may tira ako, si everything lahat ng kumakain. O kaya minsan binabawon ko. Sa mga nagtatanong po na, di ba po may brace ako? Parang namamangha sila na hindi daw ako natatanggalan ng bracket sa brace. Kasi kung makakagat daw ako, eh wagat. Natatanggalan po ako ng bracket sa brace. Katulad ng last mukbang ko, yung pagkakagat ko ng Shanghai, alam niyo po yung moment na nagulat ako dun sa video, yun, natanggalan po ako ng bracket nun. Kasi yung pagkaano nung Shanghai, yung medyo matigas na part sa dulo, yun, mano po sa bracket ko. Natatanggalan din po ako kasi nga, kung makakagat ako, parang walang brace ka mo. Kaya minsan nainis si everything. Kasi pag natanggal ang bracket ko, punta na naman sa dentist. Nakakabusog siya. Ilan ang nakain ko? Kung pagsasama-samahin, ilan niya, ilan ang nakain ko? Mga 1.5 na pizza yata. At shout out po sa lahat ng mga mukbanger ng mga Pinoy. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Si Nakikay Cravings, si RL Vlogs, mga pinapanood ko, Obang Chef. Ayan. Ay, Chef Obang po pala. Sorry. Bisaya Studio, Eric Mukbang, yan, mga pinapanood ko yan. Si Alexander Roca, yan, hello po. Kasi once na may napanood na akong isang video, nagre-recommend na yung mga iba. O kaya minsan pag gusto kong magutom, naghahanap ako ng madalas sinigang, mga sabaw, sinigang, tinola, mukbang, yun ang hinahanap ko, sila ang lumalabas. Kaya nakikilala ko sila. Kay Ate King Limhar. Minsan nanonood siya sa live ko. Ayun na nga yung kwento kong A Day in a Life. Pagka uwi, magmumukbang. Ngayon, nagmumukbang ako. Mga 3 days in a row na to, nagmumukbang ako pagka-uwi. I-edit ko, tapos maliligo ako. Tapos yun, pahinga na, mag-aayos lang ulit dito kasi nagmukbang ako makalat. So ayan guys, maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa kwento ko. A Day in the Life ng OFW dito sa Taiwan. Ayan, maraming salamat po. Nabusog na naman ang mga mata ninyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan dyan para sa susunod mag-upload ako ay ma-notify kayo. Kaya dapat, i-hit mo na yung notification bell. Ayan, maraming salamat po. Bye!